What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel na dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how to use your hearing aids, how to use your hearing implants, at syempre, application of speech therapist technique para makatulong sa inyo makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros C.U.C. Lumboy, isang clinical audiologist and hearing loss educator na based here sa Singapore na nagbibigay ng informasyon sa inyo about our ears. Kaya, if I were you guys, help me reach 1 million subscribers para lalo pa tayong marami pang matulungan in terms of hearing health na siya namang kulang na kulang sa bansang Pilipinas. Ang topic natin for today is ang tinatawag nating otomycosis o yung pagkakaroon ng luga ng dahil sa amag. So, yung otomycosis is basically from the root word oto, which means ear. Mycosis means infection by fungi o infection ng amag. Okay? Nangyayari ito, it's either isang tenga lamang o dalawang tenga. Madalas na nagkakaroon ng amag sa tenga eh yung mga taong madalas mag-swimming, okay? At yung mga taong madalas na nakatira sa mga temperate climate ng mga bansa o ng mga lugar. Pwede rin na tinatawag natin sa mga lugar na to is yung may mga tropical weather countries tulad ng Philippines at syempre tulad din ng bansang Singapore. Ano pa ba yung mga tao o ano pa ba yung mga klase ng tao na kadalasan nagkakaroon ng otomycosis? Okay? Yung mga pasyente nagkakaroon ng otomycosis eh syempre yung mga taong mahina ang immune system. Tulad ng mga taong may diabetes, may mga sexually transmitted disease, yung mga pasyenteng nag-undergo ng chemotherapy at maraming pang iba. Ano-ano ang mga simptomas ng otomycosis? Siyempre, kung may fungal infection tulad ng ibang mga fungal infection sa katawan, ang pinaka number one sign na meron kang otomycosis is yung pangangati ng tenga. Okay? Pangangati ng tenga. Pangalawa is pananakit ng tenga. Pangatlo, pamamaga ng tenga at pamumula. Pupwede ka rin magkaroon ng tinnitus o yung pag-ugong ng pandinig. Pupwede rin na ma-feel mo na dahil sa pamamaga ng tenga na ang pakiramdam mo ay kulob yung iyong tenga, pwede ka rin magkaroon ng hearing loss. Pero ang pinaka-classic sign na meron kang otomycosis is yung pagkakaroon ng discharge or otorrhea. Para maintindihan palalo kung anong otorrhea, sa link sa taas at sa baba, makikita nyo dito ang aking video nung nakaraan about otorrhea o yung luga. Okay? So, basically, pag nagkaroon ka rin ng otomycosis, magkakaroon ka pa rin ng luga. Iba't ibang kulay pa nga eh. May puti, may black, may green, at kung ano-ano pa. Ngayon, paano natin madadiagnose na tayo ay merong otomycosis? Okay? Una sa lahat, pag naramdaman nyo na ang mga simptomas na to, o pag nagkaroon lang kayo ng discharge, kumonsulta agad kayo sa inyong doktor. Okay? Ang gagawin ng doktor is tatanungin kayo kung ano-ano ang inyong case history or medical history or medical background kung bakit kayo nagpa-check up. Mainam na sabihin nyo lahat sa doktor tulad ng nagkaroon ka ng pangati ng tenga, nagkaroon ng hilo, nagkaroon ng lahat. Ibigay nyo yung impormasyon na yon sa inyong doktor. Sunod ng gagawin ng doktor is syempre sisilipin ang inyong tenga sa pamamagitan ng otoscope. Pangatlo, ang gagawin ng doktor is te-testingin ngayon through the use of microscope kung ang specimen ba o yung discharge na lumabas sa inyong tenga e infection na galing ba sa bakterya o sa amag. Marahil ito ang pinakamagandang way para malaman natin o mas magandang gamutan is malaman natin kung talaga bang bakterya ang kailangan nating i-treat o kailangan nating i-treat your amag o parehas natin itong i-gamutin. Okay?
Ano naman ang papel ng isang audiologist during sa gamutan ng otomycosis? Una sa lahat, bago tayo mag-undergo ng gamutan, okay, kailangan malaman natin kung ano yung extent ng damage ng otomycosis infection. Okay? Paano natin gagawin yun? Siyempre, through the use of hearing test. Itetest natin ang ating outer ear, middle ear, and inner ear. At pagkatapos ng gamutan, kailangan mamonitor natin kung effectively ba nating nawala, naalis ang otomycosis or yung amag. Ngayon, para sa gamutan, meron tayong iba't ibang way para gamutin ito. Kung makukumpirma nga ng laboratory test na ito ay infeksyon na otomycosis lamang, kailangan bumisita kayo sa doktor para parating linisin ang tenga para hindi na uli tumubo yung amag. Okay? Pangalawang ginagawa ng doktor is, syempre, magpapatak tayo ng gamot. Okay? Ito, o tinatawag nating otic drops or ear drops. Kadalasan, dahil nga amag ang ating kalaban dito, ginagawa ng doktor ay ang irereseta ay mga antifungal otic drops or antifungal ear drops katulad ng clotrimazole at fluconazole. O pwede rin ireseta o isa sa mga kadalasang nirereseta ay yung 2% acetic acid o kung wala naman is yung sodium acetate. Okay? O pwede rin gawin ng doktor kung hindi umuubra ang otic drops, o pwede rin tayo mag-take ng oral medication na antifungal. Okay. Kung ang amag ay makikita naman sa labas na bahagi ng inyong tenga o sa ating outer ear, o pwede rin ireseta ng doktor ang tinatawag nating topical drugs o yung mga pamahid. Okay. At ang huli is yung mga popular sa ating bansa, sa Pilipinas, yung mga home remedies. Kaya nga kayo nagsesearch dito sa mga YouTube channel for your home remedies is para makakita ng alternate solution. Subalit, ang aking mungkahi, bago nyo gawin yung home remedies na to, kailangan nyo pa rin kumonsulta sa isang doktor dahil kailangan nyo malaman kung ano ba talaga ang tinitreat ng doktor. It's either ito ba ay bacterial or fungal, or combination ng dalawa. Okay? Kadalasan, ang makikita natin sa mga do-it-yourself na mga vlogs is ang pag-use ng hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide e epektibo kung ang tinatanggal natin sa tenga e yung tinatawag natin impacted cerumen o yung mga namuong tutuli. Subalit, kung ito ay fungi or bacterial, meron siyang ibang effect sa tenga. Po pwede niyang sirain yung mga tissue sa loob ng tenga, lalong-lalo na kung butas ang ating eardrum. Isa pa sa mga home remedies is yung combination ng acetic acid o ng suka at ng vinegar. Tulad na nabanggit ko, kailangan may supervision pa rin ng doktor kahit ginagawa niyo tong home remedies na to. Prevention. Paano natin mape-prevent ang pagkakaroon ng infeksyon ng amag? Una sa lahat is kung tayo ay magsiswimming, whether malinis man o madumi ang ating pagsiswimmingan, make sure na gumamit tayo ng swim plugs. O huwag nating hayaan mapasukan ang ating tenga ng tubig. Kung mapapasukan man to, kailangan siguraduhin natin na matuyo natin ang ating tenga ng mainam. Huwag tayong gagamit ng cotton buds o kahit anong mga foreign objects para tuyuin ang ating tenga or para kamutin. Bakit? Kasi kung masusugat natin ang lining ng ating ear canal, pwede siyang mag-create ng moisture at dahil nga mainit sa Pilipinas at kahit saan man dito sa Southeast Asia, maaaring magkaroon uli ng amag ang inyong tenga. At uli sa lahat, with a supervision with a doctor, okay, kailangan gamitin niyo yung mga home remedies para maiwasan ang otomycosis. I hope you learned something new today. This is again your Sir Eros saying, we will make the disabled able. Paano? Through the use of information in Earflix, sending it to your friends, loved ones, and
also subscribing and allowing me to reach 1 million subscribers para makatulong palalo mapalaganap ang information about the ears. Hanggang sa muli, see you soon. Bye.